dito na ang multo. Sabihin niyo kay Magdangana, itigil niyo yung kalokohan to, ha? Gagawin natin ngayon. Susunda natin yung multo para makahuli tayo ng multo. Ano ba? Asan ka ba? Kinuha ka ba ng Black Lady? Hindi ito Black Lady, no? Ako nga ang humahabol sa kanyo. Mabuti pa, tulungan mo muna ako. Itatrap natin siya sa parking area, please. Sino ka ba talaga, ha? Tsaka ba't mo ginagawa to? I'm sure ginagawa mo ito para papaksakin itong kumpanya. Dapat lang bumagsak yung kumpanya na to. Nagsimula yan sa kasamaan. Kasamaan ni Madam Ana! Kami na bahala dito. Ayos na! Sige! Tayo! Sumama ka na lang sa amin. Itatakas na namin. Wait! What are you doing? Ano ba? Pwede ba? Bumapaliwan lang kumamaya. Halika na! Ngayon na! Okay! Oh, nasaan sila? Sir, dito ko lang yung iniiwan kanina. Biglang nawala eh. Nawala? Paano nawala? Hanapin nyo! Ba't yung ginagawa to? Saan nyo ako dadalhin? Sino ba kayo? Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin sasaktan. Gusto ko lang naming tulungan. Tulungan bakit? Mamaya na namin ipapaliwanag sa'yo. Okay? Magpasalamat ka muna ngayon at hindi kulungan ang binaksakan mo. Kuha mo. Tapos, Sophia, you better have an explanation for this. Bakit natin siya tinakas? Atang, ano ka ba naman? Hindi mo ba narinig yung sinabi na gusto nang pabagsakin ng kumpanya mo? Kaya ibig sabihin nun, parte na siya ngayon ng listahan. Kailangan natin siya tulungan. Madam! Si Bobby! Sagutin mo! Sabihin mo! Nakatakas! Hinahabol natin siya ngayon! Okay. Hello, sir. Oo, okay lang naman kami. Hindi ayun nga, sir. Nakatakas eh. Eto, hinahabol na namin. Babalitaan na kita pag nahanap na namin, ha? Binsan! Oh. Saan natin dadalhin yan? Di sa bahay! Mata ibang pupuntahan ni, eh. Kaya bahala na. Tay. Sino yung babae kasama niya? Tay, alala mo yung sabi ni best friend? Yung multo dun sa opisina? Oo. Siya yun. Siya yung babaeng nanggugulo sa opisina niyo. Ba't naman niya gagawin yun? Eh, Tay, yun nga inaalam namin. Eh, kaso naman hanggang ngayon, ayan, ayaw magsalita. Sino ka ba talaga? Bakit ba ang laki ng galit mo kay Madam Ana? Ikaw nga muna. Ako nga muna, sagutin niyo. Pinyo ko din nila dito. Pinyo ko tinakas. Alam mo, maniwala ka man, kung sa hindi, gusto ka naming tulungan. Gusto naming maintindihan kung bakit mo ginagawa yung mga ginagawa mo. Bakit ba? Ano pakialam niyo? Sino ba talaga kayo? Ano kailangan niyo sa ako? Ako si Andres. Sila yung mga anak ko, si Sophia, si Kevin, mga pinsan nila, si Bruce, si Jopet. Ito naman si Ana. Mabubuting tao kami. Hindi ka namin sasaktan. At totoo sinasabi nila na gusto ka nilang tulungan. Ako si Emerald. Emerald Capistrano. Emerald Capistrano? Teka, parang narinig ko na yung pangalan mo. Emerald Capistrano, sir. Ito ang babae nagpapanggap ng multo at nananakot para manggulo sa kumpanya. Special effects artist? Ng pelikula at commercial?
You mean lahat ng nakita ko was all just special effects? Yes, ma'am. Apparently. Paano nakalusto ito sa security natin? Nagpanggap siyang isa sa amin. Nag-apply na bagong lady guard. Well, that explains it. Pero ang tanong, bakit niya ginagawa lahat ng to? Anong mapapala niya sa mga pinagagawa niya? Uy, madam. Ano? Sigurado ka ba na pamilyar sa'yo yung pangalan na yun? Oo. Emerald Capistrano. Narinig ko na yun eh. Dali. Emerald Capistrano. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Si Princess Emerald. Alam ko na. Siya yung action figure. Yung Princess Warrior. Yung laruan. Si Princess Emerald. Siya yun. Ikaw yung laruan? Ako nga yun. Sa akin pinangalan ng tatay ko. Siya yung nag-design. Bago inagaw sa kanya nung Madam Ana na yun. Freelance toy designer yung tatay ko. Si Julio Capistrano. Bibenta siya ng design, mga laruan sa paggawa ng laruan dito sa Pinas. Pagdating sa trabaho, mayabang si tatay. He takes pride in his work. Alam niya magaling siya. At ang pinakamahusay niyang disenyo, si Princess Emerald, ang mandirigmang prinsesa. Ang bida sa mga kwento niya tuwing pinapatulog niya ako sa gabi. Sinasabi ni tatay, ako ang prinsesa niya. Ang sabi ni tatay, magiging totoong prinsesa ako pag naibenta niya yung design na yun. Yayaman kami. Yun daw ang magiging unang babaeng action figure sa Asia. Dito niya ibinuhos ang napakarami niyang oras. Inalok niya ito kay Ana Manalastas. Maliit na kumpanya pa lang ang Datoy Company nun. Bago pa lang nila pinapasok ang manufacturing ng laruan. At kailangan niya ng disenyo yung magiging unang produkto ng kumpanya. Princess Emerald. Named after my daughter. Maganda yun, di ba? First female action figure sa Asia. Okay. 20,000. 30,000. 50,000, last price. Masyadong maliit. Masyadong maliit ang 50,000? Para sa disenyo ito. Oo. Ana. Madam Ana. Eh, kung papayag ka na lang sa mga terms na gusto, eh, di kahit Princess Ana pang itawag ko sa'yo. Ano ba kasing gusto mo? 1,000,000. Plus royalty sa bawat laro ang mabenta. 1,000,000? Nababaliw ka na ba? May remind you, Julio, na nasa Pilipinas ka. First world country lang ang may royalty. Dito, pag binenta mo ang disenyo mo, nasa manufacturer na ang lahat ng rights. Yun ang kalakaran. Magbabago din ang kalakaran. Maghihintay na lang. Mayabang ka, alam mo? Wala akong inaaping tao. Alam ko lang ang value sa design ko. Masterpiece ko to. Well, kung ganun, wala na akong kailangan sa'yo. Makakaalis ka na. Kuha mo. Mas lalong pinaganda ni tatay ang disenyo ng laruan. Nakita ko ang ibinuhos niyang panahon, pagsisikap, at pagmamahal para lalong mapaganda ang laruan na yun. Ito ang naging obsession niya. Ha? Huwag ka dito. Ano, buksan mo. Ito na.
Charan! Tingnan mo, yan ang mga weapons ni Princess Emerald. Ano sa tingin mo? Ang ganda, Tay. Siguro naman, Tay, may ibibenta nyo na yan, no? Ang ganda-ganda niyan, eh. Alam mo, anak, may gustong bumili niyan. Si Ana Manalastas. Pero ayoko. Bakit naman po? Eh, kasi ito yung masterpiece ko. Baka wala nang magagawang mas maganda pa dyan. Eh, mahirap lang si tatay. Wala akong iiwan kayamanan para sa'yo. Kaya gusto ko dahil sa masterpiece ko na yan, masisiguro kong kinabukasan mo. Kaya hindi ko ito ibebenta sa mababang halaga lang. Kung ginawa ko yan, eh parang pinagpalit ko ang kaisa-isa kong pag-asa na bigyan ka ng magandang buhay. Di ba? Hindi ko man gaanong naiintindihan ang mga sinabi ni tatay. Pero naramdaman ko naman kung gaano kahalaga sa kanya ang tinawag niyang masterpiece. Tay! Ako din po may masterpiece! O, ano yan? Ito po! Uy, ganda! Ang ganda naman ito! Ang galing mong magdawa yan, anak, ha? Manang-mana ka sa akin, ha? Oh, uy, ang galing mo naman! Ang galing umilaw siya, oh! Ang galing! Oh. Anak, siguro huwag ka munang magbatinting mga dekoryenteng bagay. Ha? Lalo pa pag nag-iisa ka lang, baka magkasunod tayo dito. Ha? Troy ka na lang. Pero hindi ako nakinig sa sinabi ni tatay. Isang araw, habang mag-isa ako sa bahay, nangyari ang kinatatakutan niya. Dahil sa katigasan ng ulo ko, nasunog yung tinitiran namin. Nadamay pa yung ilang kapitbahay. Nakaligtas ako, pero nawala lahat ng gamit namin. Nakitira kami sa isang kamag-anak, pero pinapaalis din kami. Nung natira na lang sa amin, yung masterpiece ni tatay. Dahil sa nangyari, kinailangan magbaba ng pride ni tatay. Kailangan niyang kainin ang sarili niyang salita. Kailangan niyang bumalik kay Madam Ana. What makes you think na interesado pa rin ako sa design mo? Walang-wala ako ngayon. Kaya kung interesado ka pa. Okay na. Ipenta ko na yung design. Too late. Nakapag-invest na ako sa ibang laruan. Matatagalan pa bago ko mabawi ang pamunan ko. Pero dahil nga nasunugan ka at kailangan mo ng tulong, sige, bibilhin ko yan. 20,000. Ano? Pero 50,000 ang muling presyo mo, di ba? Busy ako, Julio. Wala akong interes makipag-negotiate. Ngayon, kung ayaw mo sa presyo ko, wala na tayong pag-uusapan pa. Sana baka naman yung royalties man lang. Baka pwede mabigyan niyo ko dito. Well, itignan natin. Hindi pa nga ako sigurado kung bebenta talaga yan eh. Para sa akin, isa lang yung papel na may drawing. Naawa lang ang sitwasyon mo kaya ako bibili.
Noon ko lang nakita nung ganun si tatay. Hindi makasagot. Hindi may pagtanggol ang sarili. Masyado pa akong bata para maintindihan ang nangyayari. Pero habang nakapanood ako sa kanila, isa lang ang sigurado ko. Nang mga sandaling yun, inaapi ang tatay ko. Pero binayaran ni Ana Manilastis yung tatay mo, di ba? Hindi simpleng disenyo ng laruan na nakuha niya sa amin. Buhay yun ang tatay ko. Doon niya kinabit lahat ng pangarap niya. Pangarap para sa sarili niya, para sa akin. Panahon na magipit siya. Sa halip na maawa, ginamit ni Ana Manalastas yung sitwasyon para lalo siyang magipit. Oo, sige. Sapat yung bayad para sa ilang pirasong papel. Pero napakaliit na bayad naman yun para sa buhay at pangarap naming mag-ama. Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman, anak. May pera na tayo. Nakakainin ka ni tatay na masarap eh. Bukas. Mamantika ang mga labi natin. Hmm? Tay, paano si Princess Emerald? Sa kanya na yun? Di ba, linak. Gagawa na lang si tatay ng bago. Mas maganda. Hmm? Pero hindi yun ang nangyari. Simula noon, nagbago na si tatay. Nagsikap pa rin siya. Kumuha pa rin siya ng mga disenyo ng laruan. Pero bariya na lang ang kinikita niya. Hindi na siya nakagawa ng kasing ganda ng masterpiece niya. At ang pinakamasakit, nagkatotoong sinabi niya. Sobrang bumenta si Princess Emerald. Dahil doon lumaki ang kumpanya ni Ana Manalastas. Habang yung mismong lumikha sa laruan, ni hindi ito kayang bilhin para sa sariling anak. Sir, wala po kayong appointment. Nakakausapin ko lang eh. Nakilala ako. Oo nga po, sir. Pero ako po mapapagalitan kasi wala po kayong appointment. Kakausapin ko lang siya. Kilala niya ako. Hindi nga po pwede, sir eh. Sabihin mo, nandito. Nandito si Julio. Alam niya. Wag mo kayong maingay. Wag mo kayo dito manggulo. Guard! Bakit may girl? Kilala naman ako nila kung ano eh. Wala po kayo appointment, sir. Wag po wala po kayong appointment. Nakikiusap po. Ana! Anong ginagawa mo dito? Ana! Madam, baka naman makakuha ko ng konting royalty para sa design ko. Royalty? Wala akong natatandaan na pinag-usapan natin tungkol sa royalty. Hindi, humingi ako dati, di ba? Sabi mo, titignan mo. Eh, di ba pumatok na si Princess Emerald eh? Nagpapagawa ka ng bagong building, di ba? Ang konti ng binayad mo sa akin eh, kahit royalty lang. Baka naman pwede mo akong bakagina ng konting grasya dahil sa design ko. Julio, gaya ng sabi ko dati, dito sa Pilipinas, hindi uso ang royalty. At isa pa, umunlad ang kumpanya ko dahil sa akin. Hindi dahil sa disenyo mo. Kaya wala akong utang sa'yo. Kuha mo? Napakasama mo! Pinagsama to! Maglaba ka! Suwa ko ka! Dinayan mo ko! Okay lang, anak. Uwi na po tayo, Tay. Samanin niyo. Noon ko lang nakitang ganun kalungkot ang tatay ko. Wala nang yabang. Tinalo ng buhay. Dahil nang magipit siya, pinagsamantalaan pa siya ng isang masamang tao. Tay? Tay! 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 Gumising ka, Tay! Tulong! Tay, gumising ka, Tay! Tulong!
Na-stroke si tatay. Nabaldado siya. At hindi na kayang magtrabaho ulit. Buti na lang kinupkup kami ng tiyahin ko. Pero kailangan ko pa din pagtrabahuhan yun. Sa napakamurang edad, iba't ibang trabaho ang kailangan kong pasukin para maalagaan si tatay. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di natin piho. At manalig lagi sana tayo. Ang Diyos ang pag-asa ng mundo. Sa kabila nito, sinabay kong pag-aaral. Kailangan kong magsikap. Kailangan ko makatapos para matustusan ng malaking gastos ni tatay. Para din maihanda ko ang sarili ko. Para matupad ang matagal ko nang pinaplano simula pagkabata. Emerald, ano yung plano na sinasabi mo? Tukumpay siya ng dahil sa akin. Dahil sa nilikha ko. Pero inangkin niyang lahat. Hindi ko siya pwede habulin. Napakahayop na taong yan. Ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng oportunidad si Madam Ana para apihin si tatay. Hindi ko maiwasang maramdaman na napakalaki ng kasalanan ko sa kanya. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na balang araw, bibigyan ko ng hustisya ang ginawa sa tatay ko. Sa ospital ngayon ang tatay ko. Maluha na yung karamdaman niya. Mamamatay siya ng malungkot. Kahit patay na yung walang hiyaan naman na lastas na yan. Gusto ko lang naman, sa huling sandali, makaganti yung tatay ko. Pababagsakin ko yung kumpanya na produkto ng pang-aapi sa kanya! Huwag mo muna akong kausapin, Kevin. Best friend, totoo ba yung sabi ni Ate Emerald na niloko mo yung tatay niya? Of course not. Hindi totoo yun. Eh bakit sabi niya nagsisinungaling ba siya? Mali yung sinabi niya. Hindi niya alam yung totoo. Kevin, pasok ka muna. Kakausapin ko lang si Anna. Sige na. Best friend, huwag ka na mag-alala. Gusto ko lang naman ang alaman mo na kung ano yung sasabihin mo, niniwala ako sa'yo. Bakit ganun? Laging ako na lang ang sinisisi dun sa mga kamalasan nila sa buhay. Madam, hindi mo ba narinig yung sinabi ni Emerald? Hanggang ngayon ba iniisip mo pa rin na wala kang ginawang mali? Anong mali yung ginawa ko?
binili ko yung design na yon sa tatay niya nung panahon na kailangan nila ng pera. Madam, hindi mo basta binili. Inipit mo sila. Binarat mo yung presyo. Sophia, ang tawag doon, negosyo. Kahit nga sa palengke, nagtatawaran. Dito pa kaya? Madam, alam mo namang nasunugan yung tao. Kapit sa patalim. Imbis na sana tinulungan mo, hindi mo pa binigay yung tamang presyo ng disenyo. At that time, Sophia, his design was worthless. Hindi nga siya kilalang toy designer. At walang toy manufacturer na magtitiwala sa kanya. Alam mo kung sino lang ang nagtiwala dun sa design niya? Ako! Kaya nga dapat magpasalamat sila sa akin. Malaking sugal ang ginawa ko nang ginawa kong flagship product ng kumpanya yung Emerald action figure. I even retained the name Emerald. Ay, naku, madam. Pero di ba sinabi mo, dahil doon sa laruang yun, lumaki yung kumpanya mo? Oo, ikaw, nakinabang ka ng gusto. Eh, yung tatay ni Emerald. Hindi. Sophia, ako ang sumugal. Ako ang tumaya. It's only fair na yung winnings mapunta sa akin. Alam mo, kung hindi sa galing kong ito, hindi mabebenta ng ganong kalaki yung laruan. At kung hindi dahil sa akin, hanggang ngayon nabubulok pa sa mga ilang pirasong papel yung design na pinagmamalaki niya. Sophia, this is business. At kung mali ang ginawa ko, ang ibig sabihin lang nun, mali ang lahat na nakasulat sa mga textbook ng commerce and industry, ng business administration, at lahat ng mga negosyante, masama. Pero ganun talaga ang kalakaran sa mundo ng kapitalismo. Bibili ka ng mura, ibebenta mo ng mahal. That's how the system works. Maganda. Maganda yung sinabi mo, madam. Kaso may isang problema eh. Ano? Tinuruan mo kung bumasa ng tao. Lika, sige. Maglaro tayo ngayon. Babasahin kita. Sophia, walang makakabasa sa akin. Masyado akong magaling. But, sure. Give me your best shot. Sigurado ko ba kayo sa impormasyon ninyo? Ito po ang nakita namin. I can't believe that everything that's been happening is because of Madam Anna. Pinaghaharap na pala ng mga pulis yung Emerald. Kailangan ko na po umalis. Madadamay lang kayo. No! Hindi ka pwede umalis. Paano ang tatay mo? Are you telling me to let this woman off the hook? Sana mabigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Sinira niya ang image ng kumpanya. She needs to pay for that.